Magandang araw. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga propeta ng Islam na nabanggit sa Quran. Ang Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Sa Islam, kinikilala si Propeta Muhammad bilang kahuli-huliang propeta ni Allah sa lupa. Ang Islam ang reliyon ng mga Arab. Kumalating ito sa buong daigdig. At ito na ngayon ang pangalawa sa pinakamalaking reliyon batay sa dami ng bilang ng tagasunod. Ginawa ko ang video na ito upang ituwid ang aking pagkakamali sa aking nagdaang video kung saan nabanggit ko na si Propeta Muhammad ang kaisa-isang propeta ni Allah sa lupa o siya lang ang kaisa-isang propeta sa reliyong Islam. Sa tulong ng mga mahinahong komento ng ating mga kapatid na Muslim at sa aking pagre-research, nalaman ko na mayroon palang 25 propeta na nabanggit sa Quran. At ito ang tatalakayin natin ngayon. Ang unang propeta ay si Adam, ang kauna-unahang tao sa daigdig. Pangalawa, sumunod ay si Idris o Enoch, isang mananahi na nakaimbento ng karayom. Pangatlo, si Noah o Noah, nakaligtas sa The Great Flood. Pang-apat, si Hud o Iber, isang mga ngalakal. Panglima, si Saleh o Sala, isang camel breeder. Pang-anim, si Ibrahim o Abraham, ang builder ng Kaaba. Pang-pito, si Lot o Lot, isang historian at manlalakbay. Pang-walo, si Ismael o Ishmael, ang pinagmula ng mga Arab. Pang-siyam, si Ishak o Isaac, tagapagtatag ng mga Israelita. Pang-sampu, si Jacob o Jacob. Ikalabing isa si Yosef o Joseph na nakarating sa Ehipto. Ikalabing dalawa si Ayub o Job, kilala sa kanyang pasensya. Ikalabing tatlo si Shoaib o Jethro, isang pastol. Ikalabing apat si Musa o Moses, humamon sa paraon at nagbalik sa mga Israelita sa Israel. Ikalabing lima naman si Haron o Aaron, isang vicier. Ang vicier ay isang uri ng mataas na opisyal. Ikalabing anim si Dulkipel. Ito ay debatable pa hanggang sa ngayon. Maaring siya ay si Ezekiel, may nagsasabing siya si Buddha, Obadiah o Isaiah. Ikalabing pito si Dawud o David, isang military commander at hari ng Israel. Ikalabing walo si Sulaiman o Solomon, anak ni David at nagpatayo ng First Temple. Ikalabing siyam si Elias o Elijah, isang silk weaver. Ikadalawampu si Yasa o Elisha. Ikadalawampu't isa si Yonos o Jonah, siya ang nabanggit na kinain ng malaking isda. Ikadalawampu't dalawa si Sakarya o Sakaraya, ama ni Yaya. Ikadalawampu't tatlo si Yaya o John the Baptist. Ikadalawampu't apat si Isa o Jesus ang Misaya. At ikadalawampu't lima si Muhammad, ang kahuli-huliang propeta ni Allah sa lupa, ang tagapagtatag ng Islam at Seal of the Prophet. Sa ngayon, patuloy ang paglaganap ng reliyong Islam. Ito ang fastest growing religion ngayon sa daigdig. Mapapansin na ang mga propeta na nabanggit sa Quran ay nabanggit din sa Lumang Tipan. At nabanggit din sa Quran si Isa o Jesus na mahalaga sa mga Kristiyano. Kaya kung papansinin natin ay may kaugnayan talaga ang Islam, Judaismo at Kristyanismo. Ang kaugnayan sanang ito ay magdulot ng maganda. Maging dahilan sana ito upang magkasundo ang mga naniniwala sa Judaismo, Kristyanismo at Islam. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood.